Inaasahang magiging produktibo ang pagsisimula ng working visit ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Germany. Kabilang sa mga inaabangang aktibidad ng Pangulo ay ang pagharap sa business community ng Germany at pulong kay Federal Chancellor Olaf Scholz. Mula sa Berlin, Germany, alamin natin ang sentro ng balita mula kay Kenneth Paciente live. Angelique, kagabi dumating dito sa Berlin, Germany, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang delegado para sa kanyang tatlong araw na working visit. Magiging abala ang Pangulo sa ikalawang araw ng kanyang working visit sa Berlin, Germany ngayong araw. Kabilang sa kanyang schedule ang kauna-unahang pakikipagpulong kay Federal Chancellor Olaf Scholz kung saan nakatakdang bigyan ng arrival honors ang Pangulo. Inaasahang mapag-uusapan ng dalawang opisyal ang ilang usapin ukol sa maritime at economic cooperation. Susundan niya ng tete-a-tete at working lunch ng dalawa. Pagdating ng hapon ay magkakaroon ng joint press conference ang Pangulo at si Scholz na susundan ng German-Philippine Business Forum at business meetings na siyang daan para ibida ng Pangulo ang Pilipinas bilang investment hub at manghikayat ng mga potential investor. Alas 7 naman ng gabi pupunta ang Pangulo sa Filipino Community Event. Mag-aalas 10 ng gabi oras sa Germany nang dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa Brandenburg International Airport sa Berlin. Hudyat ito ng pagbisita ng Pangulo sa Central Europe, partikular ang kanyang tatlong araw na official working visit sa Germany at dalawang araw na state visit sa Czech Republic. Naging posible ito dahil sa imbitasyon ni Federal Chancellor Olaf Scholz at Czech Republic President Petr Pavel. Sa kanyang departure speech kahapon dyan sa Pilipinas, sinabi ng Pangulo na kukunin niya ang oportunidad para isulong ang pagpapatibay pa sa relasyon ng Pilipinas sa Germany at Czech Republic. Hindi rin mawawala sa agenda ng Chief Executive ang pagtulak sa pagpapalawak ng economic cooperation, lalo na ang panghihikayat sa mga investor na magbukas ng trade at investment opportunities sa Pilipinas. We wish to tap Germany's expertise in renewable energy to assist us in our energy transition efforts, as well as on manufacturing, healthcare, agriculture, aerospace, innovation, and startups. IT, BPM, minerals processing. In the same vein, we wish to harness the Czech Republic's expertise on agriculture, manufacturing, especially in the automotive industry, transportation, renewable energy space, and scientific instruments that they have been leading the world in terms of technology. Mas mapagtitibay din ang people-to-people relations ng dalawang bansa at Pilipinas dahil sa mga kasunduan na nakatakdang mapirmahan sa pagbisita ng Pangulo. Gaya ng Joint Declaration of Intent para sa pagpapalakas ng Maritime Cooperation at Cooperation Program sa pagitan ng TESDA at Federal Institute for Vocational Education and Training ng Germany. Nakatakda ring mapirmahan ang Joint Communique na magtatatag ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas sa Czech Republic para sa maayos at ligtas na migration ng overseas Filipino workers. Sa oras na ito, alas 6 pa lang ng umaga dito sa Berlin, Germany, at mamayang alas 11:30 ng umaga dito ay inaasahang aarangkada yung mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Angelique. Yes, Kenneth. May mga business deal na ba na inaasahang mapipirmahan dyan? Sa ngayon, Angelique, wala pa tayong detalye sa kung ano yung mga business deals o kung magkano yung mga business deals na inaasahang mapipirmahan kasama nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero doon sa dadaluhan niyang business forum, inaasahan natin na ibibida niya yung kakayahan ng Pilipinas para maging isang investment hub para sa mga business at kumpanya dito sa Germany. Angelique. Okay, maraming salamat, Kenneth Paciente.